We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time to take your clothes off one more time maybe. Welcome to my YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Dito ay sabay-sabay nating matutunan ang siksik na kaalaman sa paghahalaman. Once again, welcome. Magandang umaga mga kaibigang magsasaka at welcome sa aking YouTube channel. Dito ay aking ituturo kung paano po ang pag-hand pollinate ng ating tanim o bulaklak ng ating tanim na kalabasa. Ito po at ipapakita ko po ang tamang proseso sa pag-hand pollinate. Ayan, ito po ang bulaklak ng kalabasa. Ito po ang male flower. Meron itong petals at anthers. Ayan po sa gitna, ayan po ang anthers. Tanggalin natin yung male na bulaklak, tapos remove po natin yung petals. Ayan. Ayan po, at anthers na lang ang natira. This time ay maghahanap po tayo ng female flowers. Ayan. Ayan po ang female flowers. At makikita po na iba po yung itsura niya sa gitna. Ang tawag po dyan ay stigma. Ayan po. At yung nasa ilalim, yung parang bunga na, yan po ang ovary. O oval. Ayan. Yung anthers, isasaw-saw lang natin doon mismo sa stigma ng bulaklak. Ayan. Ayan po. At pagkatapos na may sausaw, huwag natin itong itapon yung male flower dahil pwede pa ito hanggang sa pang-apat na female flower. Ito review ko at ito po yung male. Tatanggalin po natin ito. Yung stem, ayan. At remove po natin yung petals. At saka yung anthers na lang matira, dyan po nakadikit yung pollen. Ayan po. Para po ito sa mga lugar na hindi masyado marami ang pollinators. Pero dito sa amin, hindi ito advisable kasi kita naman na napakaraming pollinators dito. Ayan po ang female, yon ang ovary. At sasaw-saw natin yung anthers doon sa stigma ng female flower. Ayan. Ayan po. Naturally, ang gumagawa nito yung mga pollinators, bees, at saka ibang insekto. Ayan po. At ayan, makikita po natin na napakarami ang bulaklak ng ating tanim na kalabasa. Ayan. Ito po yung fully developed na po na o well pollinated na fruit. Ayan. Makikita po, makintab po siya. At ayan. Ayan po ang itsura ng fully developed na fruit. Ayan. Ayan po. Maganda pa tayo ng medyo mas malaki. Ayan. 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 Mas malaki po yung bunga. Ayan. Ang variety po ng ating kalabasa guys ay Bella F1 mula po sa S-Twist. Ayan. Yan po ang kanyang bunga. At yung isang puno ng kalabasa guys ay pwedeng magbunga hanggang 5. Depende po kung sa variety.
Ayan po, dikit-dikit po masyado yung bunga. Ayan, ayan po, magkadikit po sila. At sana guys, mayroon po kayong natutunan sa ating episode na ito. At maraming salamat. And God bless. Ito po ang inyong kaibigang magsasaka, Junji Kutsia. Happy farming to all.